Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. Today's video, papakita ko po sa inyo yung laman ng baby box ko. Good humor, stay out of my mind. Standing on the outside, but it's cooler, it's fresher, I here. Mag-start tayo sa damit. Yung mga unang ginagamit ng baby, meron po tayo dito parang sando. Yan, wala siyang ang tag doon, mancha ba tawag doon? Basta wala siyang parang mahabang ganito. Tatlong klase po ito. Itong sando. Then, ito po merong, manggas pala. Yan, manggas. Gago! Yan, ganyan siya. Tapos yung isa po is mahaba na. Ito. Ito yung mas madalas na gamitin ng doktor. Ito yung pinakauna-una pinapasuot ng doktor, yung pinakamahaba. Talagang i-cover siya ng i-cover. Then, meron din siyang sombrelo. Ganyan lang siya kaliit. Yan. Tapos, meron din siyang yan. Parang medyas. Ganyan lang po yung medyas na ginagamit ng mga baby, mga newborn. Tapos, yung ito kasi hindi naman ito madalas ginagamit ng ano sa ospital. Ito ang taw, ito yung ilalagay doon sa may mismo puso. Ganyan siya, ginaganyan siya kasi kakabit siya. Pero yung mga doktor hindi yan ginagamit, yan hindi nila nire-record na gamitin yan. Talagang hinahayaan lang nila lumawlaw yung puso ng baby. Then meron din tayo ditong ito, yung pang over sa baby. Color pink siya kasi wala, di ko na makita yung ibang gamit ng panganay kong lalaki. Yan. Color pink siya kasi yung bunso ko babae na, then yung bunso nung binan ko is babae din. Kaya naging pink siya. Hindi na rin kami bumili ng ganito para hindi na masyadong magastos. Kung ano lang yung meron kami dito. Ayun na yun. Tapos meron din siyang kailangan din natin ng maraming lampin. Yan, ganyan. Lampin. Kailangan ng baby yan. Pag wala siyang diaper, ayun yung gamitin. Tapos ito ay sa kamay niya. Then, yung sapatos. Tatlong klase lang din naman yung dinala kong damit eh. Tapos meron, kailangan din ng doktor ng sabon, kahit anong klaseng sabon, pero yung pinabili sa akin ni Mama is Johnson. Maliit lang muna yung binili namin. May mga pamahiling kasi dito sa mga probinsya na hindi mo kailangan muna bilhin yung mga bagay na hindi naman agad-agad magagamit ng baby. Yan. Pero guys, alam nyo ba nung syempre first baby ko, halos lahat talaga binigay namin kasi ako, tapos binili namin lahat ng gamit niya. 6 months pa lang siya. 6 or 7 months pa lang siya. Halos binili na namin. Sobrang napaka-excited namin yun. Talagang halos lahat ng pag-aalaga, gamot, lahat ininom ko. Hindi naman sa lahat, may mga bagay din na ano, nagagawa ko na siguro doon nagkulang ako. Since nalaman na, akala namin nung una lalaki yun. Kasi na nag-ultrasound kami, 4 months pa lang siya. Nakita na ng doktor na lalaki siya. Ngayon, so sobrang excited namin. Bumili na kami ng mga gamit. Halos lahat ng mga gamit na yung palalaki. Pero nung lumabas siya, sakto siyang 9 months. Malusog. Napaka ano talaga, napakalakas niya. Sobrang taba niya, sobrang laki niya. Pero ano, dahil sa sobrang excited siguro namin, mga pamahiin na hindi ko nasunod dati dahil matigas talaga yung ulo ko. Sobrang bata ko pa noon, nagbuntis ako. 17 years old pa lang ako noon. Tapos yung asawa ko, 16 years old pa lang siya. Mas matanda lang ako sa kanya ng isang taon. Huwag siya sa akin. Pero pagdating ng 2 months pa lang siya. Kasi 1 month pa lang halos niregla na ako. Pero 2 months nasundan na agad siya. Yun, ayun nga yung panganay kong lalaki.
Magus, syempre, nakapanghinayang pa rin yung kasi first baby. Halos lahat ibinigay mo talaga. Lahat, hindi ka nagkulang. Siguro, ako, kasi namatay siya nun dahil sa sakit sa puso. Nakuha lang yun sa akin. Pero, papasalamat nga ako kasi yung dalawang baby ko. Say hi ka, baby. Hi! Hi! Yan! Ngayon, makulit na siya. Yung panganay ko na sa kabila kasama ng lola niya. Pero, halos lahat, yung panganay ko lalaki, siya yun na yung, I mean, yung binang ko na yung nag-alaga sa kanila since birth siya. Kaya, parang halos, mas malapit siya sa lola niya kaysa sa akin. Siyempre, thankful pa rin ako dun kasi may benan akong ganun. Na may katuwang ako sa buong nag-alaga niya. So, back to the lesson. Ang daming kwento. Wala, na-miss ko lang talaga yung baby ko. Hindi, question mo, kasi first baby, halos iningatan mo siya. 9 months mo siyang dinala na pasakit para sa isang ina yung mawalan ka agad ng ano. Sobrang sakit talaga, sobrang hirap. Kaya pinangako sa sarili ko. Siguro sa sobrang depressed ko, sa sobrang stress ko, binayaan ako agad na baby. 2 months pa lang. 2 months pa lang yung namatay yung baby ko, nabiyayaan na agad ako. Yeah, thanks God, kasi meron na silang lalaki. Bihira lang kasi talaga sa kanila magkaroon ng lalaki dito. Yung benan kong lalaki, iisa lang din siya lalaki sa magkakapatid. Yung asawa ko, iisa lang din siya lalaki sa magkakapatid. So, yung anak ko, hindi lang siya iisa kasi itong baby ko na ilalabas ko, boy siya. At least ito pa nakapagbigay din ako ng lalaki sa kanila. So, guys, kailangan din natin ng baby oil. Ginagamit dito ng mga doktor para kay baby. Kasi ginagamit nila to. Ayan, maliit lang din yung binili ko. Nasa tamang pag-iingat pa rin naman ako. Yung mga importante lang talaga yung mga binili ko. Yung mga talaga ng doktor para kay baby. Ayun lang muna yung unang-unang binili namin. Then, kailangan din natin ng bulak. Kahit anong brand ng bulak ang bilhin ninyo. Itong bulak kasi, kailangan natin ng madami niyan. Ito din yung ginagamit ko kapag maglilinis ako ng sugat ko dun, yung tahi ko dun sa pempem pag nanganak mo. And so guys, kailangan din natin ng alcohol, pero ang nare-required ni doctor is 70% solution in antiseptic disinfectant. Yan, kahit anong brand ng alcohol, pwede naman po pasa 70% solution siya. Yun. So guys, bago nyo hawakan yung baby, dapat huwag nyo kakalimutang gumamit ng 70% solution na alcohol. Ito rin kasi yung nagpapatanggal sa germs natin na hindi natin ma-apply dun sa baby na bagong silang. Napaka-sensitive po talaga kasi ng mga balat nila. Ba't kaya may mga magulang na sinasabi nila, ba't kailangan ti-arte mo naman? Ba't kailangan pa mag-alcohol? Ganyan-ganyan. Hindi po kami yung ma-arte. Sadyang selen lang po talaga yung katawan at balat ng babying bagong panganak. Siguro, hindi pa nila nararanasan kasi hindi pa sila nagkakaroon ng baby. Yun, guys. Hindi tayo ma-arte, ha? Hindi po kami ma-arte, mga nanay. Once na magkaroon po kasi ng sakit yan, makakatulong po ba kayo? Once na magkaroon ng sakit yung baby, nasa ano lang kasi yan eh, nasa pag-aalaga lang namin yung mga magulang. Kaya sana maintindihan nyo din kami. And ang ingit talaga. Sana maintindihan nyo kami na iniingatan lang talaga namin yung mga anak namin. So, guys, dito lang po magtatapos ang ating video. And thank you for watching.